pasa, diba? At pwede na akong lumangoy! Sige. Kasi niyo mga kapatid ko? Isang protected area ang lugar na to. Hindi pwedeng tumira ng matagal ng maraming tao dito para hindi mapulabog ang sea turtles o pawikan. Maraming makikitang sea turtles dito, kaya nga tinatawag itong Turtle Island eh. Tandaan ninyo, napakahalaga ng mga pawikan. Ang mga pawikan ang isa sa pinakanaunang nabuhay sa mundo. Mahigit 200 milyon taon na silang lumilibot sa buong mundo. Ang tagal na, no? Alam nyo ba, ang itsura ng mga pawikan ngayon ay hindi nalalayo sa itsura ng pawikan noon. Ang galing! Sa 7 klase ng pawikan, 5 matatagpuan sa Pilipinas. Ang leatherback, hawksbill, loggerhead, sea turtles. Dito sa Baguan, green sea turtles ang karaniwang makikita. Green kasi, tama kayo. Green kasi ang kulay nila. Dahil palagi silang kumakain ng seagrass at iba pang halamang dagat. Tingnan mo nga naman, at vegetarian pala ang green turtles. Nakaiba sa ibang mga hayop, nabubuhay ang pawikan sa dagat at lupa. Sa lupa para mangitlog. Ang nakakamangha dito ay kung saan isla sila ipinangitlog at napisa, doon din sila bumabalik pagkatapos ng humigit kumulang na 30 taon. Kagaya nitong isang to na umahon para mangitlog. Dito din siya napisa. Ang mga babaeng pawikan lang ang bumabalik sa lupa. Ang mga lalaki bibihira nang bumalik sa isla. Kahit gano'ng katagal bago sila makabalik, naalala pa rin ng mga babaeng pawikan kung saan sila ipinangitlog. Nakakabilib, di ba? Kami sa dagat. Ang takal din namin naghintay bago makalabas. Una ko
lahat na hatchlings para dumami pa ang mga pawikan. Kasi karamihan sa mga tao, hindi naiisip kung gaano kaimportante ang mga sea turtles. Seagrass ang kadalasang pagkain ng mga pawikan. Gaya ng ibang halaman, para patuloy na lumago at maging malusog, kailangan itong tanggalan ng mga matatandang dahon na madalas kapitan ng microorganisms. Dahil kung hindi, pwedeng mabulok ang buong halaman at mamatay. Dahil sa mga pawikan na kumakain ng mga dahon ito, naiiwasan ang pagkakaroon ng mga matatandang dahon. Napapanatili ng mga pawikan na malago at malusog ang seagrasses na siyang tirahan ng mga isda, na siya namang pagkain ng mga tao. Kung wala ng sea turtles na kakain sa seagrass, mabubulok ang seagrass, mauubos. Pag wala ng seagrass, mawawalan na ng tirahan ang mga isda. Ipipat ang mga ito sa ibang lugar. Kapag wala ng isda, mawawalan na rin ng isdang makakain ng mga tao. Sa buhay ng halaman, hayop at tao. Kaya lang, unti-unti na kaming nauubos dahil itlog pa lang, kinukuha na at kinakain ng mga tao. Wala na tuloy mga baby turtles ang pumupunta sa dagat upang lumaki. Wala namang itlog. Kaya, mauubos na talaga ang lahi namin. Kahit nga yung mga magulang namin, pag pumupunta sa isla at nahuli ng tao, pati sila, kinakain din! Baka may tao! Alis na muna ako, ha! Isa pa, magpilang ang maligid. Maraming basura sa dagat. Ang mga pawikan, nakakasakit din sa maduming kapaligiran. Wala na kahit isang pawikan. Nakakalungkot naman. Nakatagal sila ng milyong-milyong taon. Hindi nga sila nakain ng mga dinosaurs. Tayo naman palang mga taong makakaubos sa kanila. Pero, hindi pa huli ang lahat. Napakalaga talaga ng mga pawikan sa buhay natin. Oh, ano pang hinihintay natin? Ikuwento na natin lahat yan sa ating mga kaibigan. Kung gaano kahalaga sa buhay nating mga tao ang mga pawikan, mas maraming nakakaalam, ba? Siyempre, mas maraming magtutulungan. Maliligtas natin ang mga nangangalim na pawikan. Kaya hanggang sa susunod, magkita-kita po muli tayo dito lang yan sa I Got It!